And here's our pork with basil, chili, and fried egg on rice. Maalat-alat na maanghang. Mm. It's so easy to make. Less than 10 minutes, tapos agad to lahat. Hi, this is Richard Gomez, and welcome to Gom at Home. Today, we are preparing grilled pork, and then isosaute natin siya in onions and garlic, and we'll put some basil. After that, ilalagay na siya toppings, rice, and some fried eggs, or just one fried egg. First, prepare natin yung onions and garlic natin. Take out the roots, and then, dali lang to. Napahaba, manipis, napahaba. And two, yun. And then, gagawin ko rin yung garlic. And while we're doing the garlic, iinitin na natin yung skillet natin. At syempre, gagamitin na ito ng gagamitan natin siya ng Doña Elena pure olive oil. Good. Bali tayo na matapos yung garlic natin, eksakto na yung init ng skillet, lalagyan natin yung onions natin. I'll put this here. Then, lagyan natin yung onions. Pag naluto na yung onions natin, pag translucent na siya, ibabagsak naman natin yung garlic. So, while we're cooking the onions, itatapos ko na rin yung garlic ko. Pag maging translucent na yung onions natin, medyo luto na siya, no? Natin ibabagsak yung garlic natin. Nice. Good, eh? Okay. Let's put in our garlic. Mix it a little. Okay. Once maluto yung garlic natin, ibabagsak na natin yung pork. Bakit pork? Pwede naman iba. Pwede chicken, pwede beef, pwede pork. But I chose pork today. Kasi ang sarap ng pork. Pag naluluto, lumalabas yung oil niya. And there's a lot of flavor, no? Sa pork. So we're using two kinds of chili. Ito yung hindi siya masyadong manghang, eh. Para siyang paprika. No? Capsicum, paprika. We'll use this for color and for flavor. And then isa naman, ito for spice. Okay, so in about 10 seconds, ibabagsak ko na yun na natin. Yung ground pork. So now, luto na yung garlic natin. Bagsak natin yung pork. Yun, ganun lang. Then mix mo lang mabuti. We'll put in our salt and pepper in a while. Okay. Cook it properly. Remember, pag pork, you have to cook it properly. Okay? Okay. Yan ka muna while I prepare my chilies. Nice. Again, yung basic lang dito sa cooking, you really have to prepare your ingredients, no? Ahead of time or always in order. So nakaayos lagi yung ingredients mo para hindi na iiwanan, wala nang nakakalimutan. Kasi pag may nakalimutan kang ingredients, so tataka, bakit parang may kulang sa lasa? Yun pala, pagtingin mo dun sa mga gamit mo, uy, may naiwan, masayang, may bee, oh. Alam nyo yung bee? Yeah, maraming bee yan dito, eh. Apparently, sabi nung beekeeper namin, sabi nung magsisting na yung bee sa'yo pag natatakot ka, nafe-feel nila. Nafe-feel pala nila pag may nervous ka sa kanila. Pag natatakot ka, lalo ka nilang pupuntahan. So, girl, ha? Huh? Mag,
magpakatapang ka. Okay, haluin natin yung pork natin. Tama, lumalabas na yung oil. Oh. Ito yung gusto ko dito. Lumalabas talaga yung oil ng baboy. Magkano na isang kilo ng baboy ngayon? Nasa 280 na ba? Kano? 280 to 300 lang. Depende sa saan mabibili. Sa aking quality ng baboy. Cook it some more. Okay. Okay. Tapos na ito. Sandali lang ito. Malapit na ito maluto. Puto ng chili. Medyo malalaking putol para kitang-kita mo yung color. Yun. Nice. Makita niyo, hindi ako nagmamadali sa pagluto kasi ito kasi gusto ko na lutong-luto yung pork. And then, once luto na yung pork natin, lalagyan natin siya ng oyster sauce. We'll put our soy sauce. We'll put in our salt and pepper. No? To give more flavor. And then, ito yung basil natin. Ito yung freshly harvested natin na basil. Tanggalin ko lang siya. Hiwalay ko lang yung dahon. Tapos buo na natin siya ilalagay din sa niluluto natin. Nice. You can use everything. Actually, ito. Pwede mo ilagay din pang add flavor. But since marami tayong basil, we're not using it today. Tabihan mo ng basil kasi yun talaga yung unique set dish na to. Gusto ng dish na to. Marami siyang basil. Pagbi pa. Yun. Good. In a few minutes, we'll add our other ingredients. We'll begin with our pepper. Pinan yung pepper. Good. Okay. Let's put some pepper. Nice. Yan ang konting sugar and salt. Konting-konting sugar kasi meron tayong soy sauce. Meron pa tayong oyster sauce. So, masado. I will put a pinch of sugar. Yan din lang. Natin. Good. Good eh. Nice yan. And then we'll start putting in our other wet ingredients. Yung ayan siya ng oyster sauce. Bango. Oyster sauce. About a tablespoon. It should be about a tablespoon. And then, konting soy sauce lang. So, give it more salt and taste. About, almost a tablespoon also. Haluin natin siya. Nice. Ganda na ng kulay. Bango. Nice. Good. Cook it some more. Yun. Luto na yung pork natin. No, I'm just trying to cook it a little more para mas dry yung meat. So for this dish, masarap na medyo dry yung meat mo. Patay natin yung this. Tama lang yung alat niya. Yung alat, eksakto kasi may kanin. Good. Babagsak ko na to. In a while. Kasabay nito ng hot chili natin. At saka yung basil. And then, I just fry an egg. Papat na sa bowl natin with rice. Well done. Meeting ko na to. We'll get ready with our egg. Okay. At this point, babagsak ko na yung capsicum. Nice! Sabihin natin yung
yung chili natin, sabihin na natin yung basil. Good. Isang bagsakan lang, oh. Nice. Konting halo. Nice. Look at the colors. Beautiful colors, no? Yeah. So, dali lang to, mga 30 seconds. I'll turn the fire off. And then, ready to serve, no? Okay, yung egg, gawa tayo ng egg. Fried egg tayo. Lutuin naman natin yung egg natin. We just fried in oil. Okay. Oh, init. Beauty. Yun. And then, tatabi ko na ito. Okay. Clean up. So let me fry an egg. Good. Diyan din ang konting salt. Good din. Masarap sa egg kasi ano eh. Ako gusto ko, may personal take on eggs. Gusto ko medyo tostado yung ilalim for this particular dish. Okay. Okay, I'll turn this off. Egg is good. Patay ng iluto natin. Put it here. Ganda. Eh, nice. You know. There's some rice. Be generous. Be generous pag serve ninyo. Yan. Okay. Put it there. Kunin ko na yung egg natin. Kunin ko na yung tumatalsik natin yung egg. And here's our pork with basil, chili, and fried egg on rice. Now let's try this. Maalat-alat na maanghang. Feel na feel mo yung alat ng, ano, ng oyster sauce. The egg. Fried egg. Perfecto. Balanse, oh. Plus yung sweetness and sugar nilagay kanina. Nice. Sarap. Ang daling lutuin. Ang mura ng ingredients. Tapos masarap. Rating ko dito. Mga 7 out of 10. Pwede na. Sarap. Tapos pampahimagas. Buko. Aromatic coconut. Wow. I like this. Sarap. So again, you can use different kinds of meat, ha? Kung ayaw nyo mag-pork, pwedeng ground beef, pwedeng ground chicken, or ground turkey. Huh? Good. It's so easy to make. Less than 10 minutes, tapos agad to lahat. Then you have your dish, complete. You have carbohydrates, you have your protein, you have your veggies, and you have your salt, okay? So, please like, share, subscribe, and press on the notification bell para alam nyo kapag meron tayong bagong video na palabas. Again, thank you so much for
joining me right here in GOM at Home. Do this in your own kitchen or do it in your backyard. You know? Share it with your friends and enjoy it with your family. I'll see you again. Bye.